at samahin ang Panginoong butihin. Ipalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin ay lalang. Tanayin ako niya at hinirang kawang iningatan at nakilain at sabahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga,
Mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoo'y papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginoo'y paririto upang tulungan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Pagsitayo po ang lahat. Kristo ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang kinalakihan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at ang mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila.
Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman ang iyong, sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng babalo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Serapta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel, naaman taga-Syria pa ang pinagaling. Sa dami-dami ng mga balo sa Israel noong nagkaroon ng kagutuman sa isang babaeng balo sa Serapta, doon pinapunta si Elias. Bakit nagalit dito ang mga taga na nakikinig kay Jesus sa sinagoga? Minsan po iniisip natin, no, na pag tayo ay sumusunod sa Diyos, minsan hindi sana puso ang lumalaki para sa pagmamahal. Sa ating pong ebanghelyo, ang lumaki ay ang ulo. Yumabang, iniisip nila, kami lang ang pwede. Kami lang ang mahal ng Diyos. Kami yung bayan niya. Yung iba, outcast. Hindi bilong sa amin yan. Kaya doon lang sila. Nang sinabi ni Jesus ito, kami, hindi lang kayo. Akala nyo kayo lang? Hindi. Dahil ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat. Ang patnubay ng Diyos, hindi lang ikaw lang. Hindi ikaw ang highly favored one. Ganun minsan, pag iniisip namin, ako, yabang na yan. Pero, kung bilang Kristiyano, kaya natin at bukas ang isip natin sa pakikinig sa salita ng Diyos. At yung babaeng balo at si Naaman, nakinig sa salita ng propeta. Kaya gumalaw ang grasya ng Diyos sa kanila. Nakinig sila. Ang mga Israelita, hindi nakikinig sa mga propeta. Ang ginawa nila, pinapatay pa nila. Paano gagalaw ang grasya ng Diyos kung ayaw nating makinig? Kaya ho, sa ating ebanghelyo, pagkatapos magpahayag ni Jesus sa sinagoga, naging sarado ang tenga nila. Anong pinag-uusapan nila? Hindi ba anak ni Jose yan? Nung nagchismisan pa pagkatapos, di ba anak ni Jose yan? Saan nang gagaling yan? Paano niya nalaman yung mga yan? Hindi nabukas sa pakikinig. Kaya hindi dumaloy ang grasya ng Diyos. Ang ganda rin po sa atin, no, bilang mga Kristiyano ngayon, na tignan ang halimbawa ng mga tao sa Ebanghelyo na
Bagamat sila'y isinasang tabi, hindi pinapansin, pero sila'y bukas loob na nakinig sa salita ng Diyos, dumaloy ang grasya ng Diyos. Tayo ba ho bilang mga Kristiyano, handa ba tayong makinig sa kanyang salita? At hindi lang ibig sabihin, Father, nakikinig po ako. Pero sana yung napapakinggan natin ay tunay ngang nakikinig tayo kung ang napapakinggan ay sinasabuhay. Pag sinabi ba ng nanay mo maglinis ka ng bahay, narinig mo nga siya. Pero pag hindi ka gumalaw sa kinauupuan mo, babalik ang nanay mo sabihin, di ba sinabi ko siya maglinis ka? Ay, oo, naririnig kita, pinakinggan naman kita. Pero kung hindi ka tatayo, babalik at babalik sa'yo ang nanay mo at magagalit sa'yo. Kasunod niyan, yung walis na ang lilipad palapit sa'yo. Isa ganun din po sa atin bilang Kristiyano. Patuloy tayong inaanyayahan ng Diyos na makinig sa kanyang salita. Pero nasa sa atin kung tatayo ba tayo at yayakapin ang kanyang salita. Tatayo ba tayo para tumugon sa kanya at maglakad kasama niya? Yan po yung hamon sa atin ngayon. Sa ating ebanghelyo, ang mga taga Nazareth ay hindi naniwala. Pero saan at sa atin din po mga Kristiyano, tulad ng halimbawa ng Balo na taga Serapta at si Naaman na taga Syria, nakinig sa salita ng Diyos, tumayo at naniwala sa kanyang salita. Sa ating pakikinig, naway magbunga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinanggihan ni Jesus ang sarili niyang kababayan. Tanggapin natin siya ng may pananampalataya at mahalin tayo sa kanyang at manalig tayo sa kanyang pangalan. Ang ating itugon, Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Makapangyarihang Ama, walang sinuman sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ito'y bunga na hanggang
Tayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot nang iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na September 7, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan at paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag ng pangkalikasan.